Salamat po sa inyong pananood sa ating programang Patnubay sa Kalusugan. Ako po si Ma'am Rose na inyong lingkod. Sa aking pong Facebook, salamat lagi nyo akong sinusubaybayan. Ang aking pong FB page, Patnubay sa Kalusugan. I-like po ninyo at saka i-share po ninyo to sa inyong mga kaibigan. Ganun din po sa aking YouTube channel. Meron akong YouTube channel. Pangalan ko po ay Rose Alfonso. I-click nyo po yung subscribe pati yung notification bell para kayo po ay ma-notify kayo na meron akong bagong video. At pwede nyo panoorin yung mga series ng lecture ko. Kung meron kayong gustong topic, pwede nyo pong panoorin doon. At i-share nyo to sa mga kaibigan ninyo. Tandaan nyo po, ako ay health educator. Ang aking pong programa for health awareness and for educational purposes. Pero ano man ang sakit meron po kayo, tandaan nyo po ito ay pinakamaina magpa-check up kayo sa doktor ninyo. Nais ko pong bigyan ng daan itong katanungan ng ating isang listener or ating viewer na ang kanya pong problema ay menopause. Ano daw po ang palatandaan ng pagme-menopause, no? Ang pagme-menopause ng kababaihan ay maaring natural o kaya ay premature or artificial menopause. Ang sinasabi po natin na natural na menopause, pag edad mo na ng 40 years old patas, 50 or eksaktong 50 years old, titigil ka ng reglahin. Kaya pag sinabing menopause, hindi ka na nire-regla. Meron naman pong premature or artificial menopause. Halimbawa, tinanggalan ka ng matres. Maaring nagkaroon ka ng diferensya sa matres. Minabuti ng doktor na tanggalin ang matres mo. Kaya pag tinanggal ang matres mo, automatic ikaw ay menopause na. Ibig sabihin, ito'y artificial menopause. No? Ang menopause po'y nangyayari sa kababaihan ng mga edad gulang na kahit na early as 39, pwedeng mag-menopause hanggang 60. Minsan yung iba, 55, 56, 57, nireregla pa. Tumitigil silang reglahin pag 60 na sila. Pero marami po ang nagme-menopause sa gulang na 47. Madalas na kapag isang babae ay nag-aaborido, sinasabing ito'y magme-menopause na. Ang pagiging masungit, madaling mairita, pagiging palaaway, palatandaan na magme-menopause na daw ang babae. Ang mga simptoma po ng babae magme-menopause ay nagiging nervyosin, madaling mapagod, madaling hingalin, at nagkakaroon ng palpitation, nagkakaroon ng pamamanhid, mapag-isip, malungkutin, at pagkakaroon ng insomnia. Yan ang nararanasan ng katulad kong mga babae na nagmenopause. May pagkakataon din ang magmenopause na irapan umihi at palaging kinakabagan. Yan ang mga nararamdaman. Ayon po sa isa pong doktor, si Dr. Pascual, ang sabi niya, kumikipot ang ubaryo dahil hindi na normal at kulang na yung estrogen ng babae. Kaya kapag magsisimula na magmenopause, kumikipot na yung ovaryo. Kaya pag kumipot na yung ovaryo, ang production ng hormone estrogen ay kulang na. Kaya nakakaramdam siya ito ng nahirapan umihi at pagkakaroon ng pagiging kabagin. Kaya po ang sabi po ni Dr. Pascual, ang mga ito'y nire-resetahan sila ng tinatawag na hormonal replacement therapy. Na ito'y mga babae magme-menopause na. Meron tinatawag nating menopause transition. Kalakip na menopause transition, ang tinatawag po natin dito'y perimenopause, no? Ang perimenopause ay ito'y panahon ng pagme-menopause at ang mismong menopause. Pero karaniwan ang ginagamit ang menopause, tumutukoy sa kabuwang transition nito. Karamihan lang po ng mga babae na tulad ko ay nagsisimulang dumadanas ng perimenopause paglampas ng 40 years old. Pero ang iba naman ay lumalampas ng mahigit na 60 years old. Kadalasan, hindi naman biglang humihinto ang pagreregla. Titigil ng 2 buwan, tapos rereglahin ulit. No? Dahil sa pagbago-bagong production ng hormone, ang regla ng isang babae maring pumalya, dumadating ng wala sa panahon o kaya't masyadong malakas, no? Talagang grabe pagka lumabas ang dugo. May pailan-ilan naman biglang humihinto ang regla. Yan. Kaya iba-iba ang
ang ano eh, structure ng katawan ng babae. May iba't ibang mga nararanasan ng bawat babae. Sabi po ng isang menopause guidebook, sinasabi niya ang pinakaraniwang nararanasan ng magme-menopause, yung hot flashes. Ito po'y mainit ang pakiramdam. Tapos susundan ito ng manginginig siya o giginawin siya. Talagang mag-iinit, sobrang pawis, tas bigla kang giginawin. Kaya minsan nasisira din ang tulog. At saka po yung nakakapagpahina ng katawan. Kaya katagalan, ayon po sa menopause book, ang babae nagkakaroon po ng manakanakang hot flashes sa loob ng isa o dalawang taon sa panahon ng menopause transition. Kaya yung po ang mga menopausal symptoms, mga hanggang mga 2 years, 3 years, 5 years nararanasan yan. Ang iba, nakakaranas sila ng maraming taon. Iba naman, ilang buwan lang. Tulad po ako noon, nung ako'y nag-menopause, edad na 50, eksakto tumigil. Pero nakaranas ako ng panandali ang hot flashes. Tapos wala na akong ibang mga simptomang naramdaman. Dahil po pagka ang babae ay nasa papunta na sa perimenopause, papunta na sa menopause, taas baba ang level ng hormone, yung estrogen. Ito po kasing hormone estrogen na ang babae. Ito yung hormone na nagkakaanak, dahil kaya maganda yung hubog ng katawan namin, kaya gumaganda yung kutis namin dahil dun sa hormone estrogen. Itong estrogen din na to, siya rin po yung nagpapatibay ng aming mga buto. Kaya pagka ang isang babae, babataas ang hormone estrogen, ay madaling ma-depress, pabago-bagong kanyang mood, ano pat nagiging iyakin, malilimutin, at hindi pa siya makapag-concentrate, madaling mag-init ang kanyang ulo. Pero malamang sabi, ang hindi naman lahat ng babae na papagdaanan yon, paiba-iba po. Kaya po sabi ng menopause book na nabasa ko, ang problema niyan, sabi, ay nararanasan ng ilang babae. Ano, kaya ngayon, paano mo haharapin pag ikaw ay nasa menopausal stage? Yan, paalala mo na po sa lecithin. Kaya dapat mag-take ka ng lecithin para hindi ka bugnutin, hindi ka magagalitin. Ang lecithin po kasi, hindi lang ito sa memory. Ito'y natural source ng choline, important role sa memory. At nakakatulong para maging malinaw ang isip, di ka madaling magalit, di ka madaling mainis, at hindi ka irritable. Ito po siguro ang dahilan nung nagsimula akong mag-inom ng lecithin nung edad kong 45, kaya nung dumating na yung menopause ko, ay lagi akong cool, hindi ako mainitin ng ulo. Kaya kung nais nating hindi tayo sumpungin, mapababae o lalaki, mag-take po kayo ng lecithin. Ito'y tumutulong para mag-produce ng vital neurotransmitter na tinatawag natin si acetylcholine para cool lagi yung isip mo at pati yung memory mo, hindi ka maging ulyanin. At saka ito'y nakakatulong sa effective na sa nerve signal sa maraming area ng utak. Nagpo-promote ng better concentration at memory. Ito pong ating lecithin. Maganda ito sa mga nagme-menopause, sa mga elderly, at maganda din po ito sa mga estudyante. Kaya sabi nga, ang composition ng utak natin, 30% ay lecithin. Pwede niyong mabili ito sa ating opisina sa Lagman Building. Ang office po natin ay nandoon siya sa may ibaba ng Blumentritt LRT Station. So may Blumentritt, yan, nasa kantong-kanto yung Lagman Building. At palatandaan doon, may 7-Eleven doon, tapos may pintuan paakyat. Meron po tayong security guard doon na si Moss, pwede niyo po siyang kausapin para makabili kayo nitong ating product. Hindi mo na po kung pumupunta doon sa ating opisina due to social distancing, protection din po, iwasan natin ng magdikit-dikit ang tao. Kaya si Moss, andun siya, pwede po siyang pinagbilinan ko pagka may gustong bumili, siya po mag-entertain sa inyo. Kaya kung gusto nyo, through LBC, i-deliver po. Sinasabi ko po sa mga umu-order na magbayad muna kayo ng inyong order. Pag nakabayad kayo, ay isi-send nyo sa akin yung resibo ng Palawan o kung may GCash kayo. Pag na-receive ko na po yung bayad, i-deliver ko na to sa inyong tahanan. Kasi nga po, may mga experience ako na
dinideliver ko yung mga products tapos hindi naman po sila nakakabayad. Eh ako po, hindi ako pwedeng hindi mag-deliver ng product sa inyo dahil ako kilala nyo. Kayo, kayong mga nag-order, hindi ko kayo kilala. Ano po, sana po naintindihan nyo ako. Ngayon, eto, ang mga nagme-menopause tulad na sabi ko ay nakaramdam sila ng hot flashes. Alam nyo kung sino yung pinahihirapan ng hot flashes? Yung mga babaeng nagsigarilyo at mga babaeng uminom ng alak, no, nag-inom sila ng alcohol. Ito po kasing mga babae nung kabataan ay nanigarilyo tapos nag-iinom sila ng alak. Pag dumating na po, tapos mataas yung caffeine sa katawan. Mahilig kayo tuwing umaga, meron kayong caffeine, na mataas ang caffeine sa katawan, at mahilig din kayo sa maanghang na pagkain at matatamis na pagkain, nakaka-trigger po ito ng hot flashes. Kaya pagka, syempre napakahalaga pag magme-menopause ka, balanced diet ang kailangan. Malaking tulong din po yung exercise. Alam mo? Yung po kasing exercise ay napakahalaga nito. Kasi ako po, meron akong kaibigan na matanda na siya noon, no? Pero ang lakas pa ng kanyang katawan, nagte-tennis pa siya, no? Tapos nag-asawa po siya ng 25 years old yung babae. Siya po ay nasa 60s na, pero ang lakas-lakas ng kanyang katawan. Tapos sabi ko sa kanya, ano po ba sikreto nyo? Ito ang sinabi niya sa akin. Ikaw, Rose, sabi, pag nag-edad ka na ng kasi noon nakilala ko siya, 30 years old lang ako noon. Ang sabi niya, pastor po namin yon. Sabi po niya sa akin, si Pastor Herios, pag nag-edad ka ng 35, magsimula ka na mag-exercise. Kasi pag hindi ka nagsimula mag-exercise sa edad mo 35, pag pumunta ka na sa edad mo ng 40-50, marami ka na maramdaman. Kaya ngayon, hanggang malakas ka, magsimula ka na mag-exercise. Kaya po, nung nag-edad ako ng 35, nagsimula na ako mag-exercise. Ito po ay nakakatulong. Kasi po, ang pag-exercise ay nagpapatibay ng mga buto at nagpapaganda ng kalusugan. Kasi pag nag-exercise tayo, ay tumitibay yung ating, especially mga buto natin, at saka anti-aging. Yung estrogen, ito po yung hormone na ginagamit yung ovary natin, kaya nireregla, nabubuntis tayo, dahil dun sa estrogen na yun. Itong, meron bang iba pang mga hormone? Ngayon kapag mataas ang estrogen hormone mo sa katawan, pag hindi balanse yung hormone mo, ito po ay nagko-cause ito ng breast cancer, at saka po iba pang mga sakit, no? Kaya ngayon, kapag ang excess estrogen, nagko-contribute ito sa myoma, nagko-contribute ito sa madaling mapagod, ma-depress, at nagiging mataba ka, at nagiging dahilan ng autoimmune disease katulad ng diabetes, no? Kaya ngayon, itong sex hormone na estrogen na pinuproduce ng ating ovary, ng ating adrenal gland, at saka fat cell. Kapag ang estrogen, apektado yung ating balat, yung ating buhok, yung buto, breast and brain natin. Kaya ngayon, pag ito po yung itong estrogen na to, ito ang nagpapaganda ng ating personality. Pag mababa ang estrogen level mo, nandyan na yung hirap ka ng matulog. Kaya ito yung dahilan bakit pag senior citizen ka na, hirap ka ng matulog at nagda-dry yung skin mo, nag-hot flashes ka, pagka talagang totaling wala na yung regla mo, wala ka ng katas, madali ka ng manuyo. Pero ngayon, sabi, ang benefit po ng exercise, no, ang estrogen level natin ay strongly affected ng exercise. Kasi pag nag-exercise ka, tumutulong para ang hormone mo ay maging balanse. Kaya ako po ngayon, kahit na 65 years old na ako ngayon, ay patuloy ako nag-aerobic, nag-exercise ako every day, minsan pa nga twice a day pa nga eh. Exercise ako ng 45 minutes every day para mag-improve yung aking estrogen metabolism para protektahan ako sa breast cancer. Kasi nga po pagka tayo po ay pag mataas ang estrogen level, nagko-cause ng breast cancer. Pag mababa naman yung hormone estrogen, yan naman ang giging dahilan ng mahina ang buto mo, mainisin ka, at saka nahirapan ka ng umihi, tapos marami ka na nararamdaman. Kaya sabi nila, yung mga babae na nag-exercise every day, exercise
35 to 45 minutes every day, yung estrogen mo ay ano, yung bang nagagamit mo pa rin. Although wala hindi na pinoproduce ng ating ovary, pero sabi yung ating katawan, yung 'di ba, yung endocrine gland, yung ating fat cell, nagpo-produce sila ng estrogen. Kaya pagka mababa yung estrogen mo, ang taba. Kaya po yung dahilan bakit ang babae pag nagmenopause na, magsisimula na siyang tumaba. Kasi itong estrogen kasi na to, ito yung nagpapamaintain. Pag binibirm mo to through exercise, napapamaintain mo yung iyong timbang. Pero kapag nagmenopause ka, mababa na yung estrogen mo, ang mihina metabolism mo, ang taba-taba mo na. Kaya ito po ngayon, kaya napakaganda na para pag para tuloy-tuloy ka mag-exercise, huwag mong titigilan. Kaya sabi ko, hanggang buhay ako, hindi ako titigil mag-exercise. Ito ang sekreto para hindi ka kumulubot, hindi ka tatanda, energetic ka, maganda yung balat mo, maganda yung skin mo, maganda yung buhok mo, at hindi ka kulubutin. At one thing, yung mood mo pa, yung isip mo, hindi ka makakalimutin, hindi ka ulyanin, at hindi ka sumpungin. At ang epekto pa nito, pag nag-exercise ka, ay lagi kang maiwasan mo yung osteoporosis kasi nagpapamaintain ng tibay ng buto yung regular exercise. One thing, magiinom ka rin ng food supplement kasi pag nagkakaedad ka na, kailangan may food supplement ka na kasi hindi natin nakukuha yung nutrients mula sa pagkain kinakain mo, makukuha mo to sa mga food supplement tulad ng calcium, magnesium, with zinc. Ito'y tatlong mineral sa isang tableta na ito'y nagpo-provide ng benefits, nakaka-relieve ng depression, nare-reduce yung osteoporosis, tutulungan ka makatulog ka ng masarap para hindi ka mahiluin, at saka ito'y maganda para lumakas ang ating buto, maganda ang circulation ng dugo sa buong katawan, at saka sa pag-transmit ng nerve impulses, malakas ang ating reflexes, maiwasan yung muscle cramps, para hindi lagi din tayo energetic, masigla ka, malakas ka, no? Ang calcium, magnesium na may zinc, napakahalaga sa pampalakas ng immune system. Pag may sugat ka, madaling gumaling, nire-require dito sa proper sense of smell and taste ang calcium, magnesium with zinc. Available po ito sa atin sa Lagman Building. Pwede kayong bumili doon o kaya pwede magpa-deliver ito sa LBC. Inuulit ko po, isa o dalawang taon bago mag-menopause, makakaranas kayo ng perimenopause ng isang babae. Ang OB-GYN na isang Dr. Tan Garcia ng St. Luke Medical Center ang sabi, ang perimenopause ay nararanasang irregular ang pagdating ng regla to hanggang tuluyang itong huminto. No? Minsan weeks, ganyan. Ano? Kaya ngayon, anong dapat yung gawin para sa ganon ay hindi ka pahihirapan ng menopause mo. Ang nasabi ko na po kanina ay kahit na ikaw ay nagkakaedad, dapat huwag kang tumigil mag-exercise. Palagi kang yung physical activity ay napakahalaga po nito. Walang ipapalit itong gamot. Kaya kahit na inumin mo lahat ng gamot para ikaw ay bumata, ikaw ay gumanda, ikaw ay lumakas, pag kulang ka sa exercise, walang kwenta lahat yon. Kaya napaka-importante po ng pag-exercise. Pagkatapos, pagka nagkakaedad na tayo, pag nag-menopause ka na, prone ka na sa maraming sakit. Mihina ng ating immune system. Diba? Pagka tumatanda na tayo. Kaya ang paraan para malakas ang ating immune system. Kaya tulad nga, pagka senior citizen, bawal nang lumabas ng bahay kasi madali kayong mahawaan ng COVID-19, 'di ba? Dahil daw nagkakaedad na, yung ating natural na panlaban sa sakit humihina na. Kaya ang solution po, ako hindi ako nawawala ng vitamin C para tumaas yung aking natural killer cells sa katawan, yung aking T cells, lymphocytes, yung ang production ko ng infection fighting white blood cells tumaas. Ang vitamin C, talagang pinasisigla ang aking immune system. Naggumagawa siya ng barrier or pananggalang panlaban sa pagpasok ng mga mikrobyo. Tumatas pa yung antibodies natin pag uminom ka ng vitamin C para protektahan ka sa harmful substances gawa ng mga bacteria, parasite, and virus.
Ang vitamin C may siyang potent antioxidant power para yung mga harmful molecule ay malabanan po natin. So, kaya ang vitamin C ay napakagandang panlaban ito sa karamdaman, pampalakas ng ating immune system, no? Kaya kapag tayo po nag-menopause, mag-take kayo ng vitamin C. At sa ito yung nararamdaman mo, bukod sa hot flashes, pag nag-menopause ka, syempre irregular na yung period mo, di ba? Minsan wala, minsan titigil, minsan malakas. At nagpapawis ka, lalo na sa gabi, nawawalan ka ng sex drive. Tapos nagda-dry na yung skin mo, nagda-dry na yung balat mo, nananakit na yung mga butot, kasukasuhan mo, at nagkakaroon ka ng poor memory and poor concentration, nagbo-bloated ka na, tumataba ka na, lumalaki na yung puson mo. Dati wala kang puson, lumalaki na. Tapos nagbabago na yung matris mo kasi yung ovary pati cervix. Tapos maya-maya palaihi ka, nasa bathroom ka na, di ba? Kaya talad po, pag nagmenopause ka, tulad na sabi ko, hormonal changes na yan. Ito'y natural na bahagi na dumarating sa buhay ng tao. Mag-take kayo ng evening primrose oil. Itong evening primrose oil na to, ito po ay nakakarelieve ng hot flashes. Ito'y maganda para, para maiwasan natin yung mga side effect ng menopause sa atin. Ang isang pinapayo, yung evening primrose oil. Pagkatapos, pag nananakit ang buong mong katawan, masakit ang ulo mo, nahihilo ka, isubukan nyo po yung ating yung sunshara oil. Ito yung pinagsama-samang katas ng halamang gamot, acapulco, ginger, bayabas, oregano, malunggay. Gamitin mo pang hapla, sakit ng ulo, sa hilo, sakit ng batok, sa mga at saka pananakit ng buong mong katawan, sinisikmura, kinakabag, para hindi ka rin kagatin ng lamok, para hindi mamatay yung mga kuko natin, pampaalis ng kuto at lisa, i-massage mo yan sa anit mo. Tapos yung ating namang lavender oil, meron man tayo isang klase ng lavender oil. Di ba, pag nagme-menopause, nagda-dry na yung skin, di ba? Pagkatapos nating maligo, ang gamitin mong ipahid sa balat mo, para huwag kang mag-dry ang skin, yung lavender oil, masarap ang amoy nun. Ito pong lavender oil din na to, masarap na pang pa-body massage. Pagka nagpa-body massage ka from head to foot, magumamit ka ng lavender oil. Kasi pag naamoy mo yung scent ng lavender, marirelax ka, makakatulog ka, mawawala yung pananakit ng buo mong katawan. Pinapayo din po, available din po yung ating lavender oil sa atin sa Lagman Building, no? Kung gusto yung magpa-deliver, i-deliver po yan sa inyo sa LBC. Kaya, sinapayo ko po sa inyo, wag po kayong ma-offend kung sasabihin ko sa inyo na magpadala muna kayo ng payment sa Palawan o GCash, ganon. O kaya po sa lahat ng buying center, pag na-receive ko na yung payment nyo, magdi-deliver na po yung LBC sa inyo. Okay? Sa mga hot flashes, maganda po magkakain kayo ng tofu, tokwa. Ito daw po ay maganda sa mga menopause. Itong tokwa na ito, maganda yan, no? At saka po kung ito daw po ay tinatawag natin phytoestrogen. Ito ay makikita mo yan sa tofu, tokwa, maganda ito. At saka isa pa, mag-take kayo ng mga, huwag kayo mag-inom ng soft drinks, cafe, alcohol, iwasan nyo daw po ito, inom kayo ng sapat na tubig. During menopause, nakakaranas ka ng dryness and bloating, kaya dahil sa pagbaba ng estrogen level sa katawan, inom ka ng 8 to 12 glasses of water para ma-relieve yung bloated ang tiyan mo. At saka nagpe-prevent din po yung pag-inom ng tubig ng weight gain. Iwasan nyo po yung soft drinks and coffee, no? Nasabi ko rin kanina sa inyo, exercise, importante yan para ma-reduce ang stress, mag-increase ang energy level mo, maiwasan ng muscle loss, yan. Tapos pag bloated ang tiyan nyo, mag-take kayo ng activated charcoal. Ito yung natural remedy, a home treatment sa digestive problem, sa mga food poisoning or diarrhea, kinakabag o sinisikmura ka, dinidigay ka, maasim ang sikmura, bad breath, napakaganda po na activated charcoal, pang iwas sa mga tetano, kung nasugatan ka, hugasan mabuti ng tubig at sabon,
Pagkatapos agwaksinada o kaya yung betadine or alcohol, tapos lagyan mo ng charcoal paste. Ang charcoal po yung magandang remedy. Nag-absorb ito ng mga poison, nag-aalis ng mga toxin at bacteria, nagpapandetox po, pampalinis ng dugo, yung activated charcoal. Sinasuggest na mag-take ka ng tatlong activated charcoal 2 hours bago ka mag-almusal. Diba? Laking tulong po ito. Tsaka pagka nakakaramdam po kayo pangit ang nararamdaman mo, nagde-depress ka ganon, huminga ka ng malalim. Yung paghinga ng malalim, pag nag-hot flashes ka, nanghihina ka, nagpapalpitate yung heart mo, huminga ka ng malalim. Paso ang hangin sa ilong, labas sa bibig, malaking tulong po yan sa inyo. Tsaka mag-take ka ng omega-3 fatty acid, ito yung maganda sa heart, pampababa ng cholesterol, triglycerides, pangalis ng bara sa puso, pampaganda ng maiwasan ng palpitation, pang-iwas ng blood clotting, nare-reduce ang inflammation tulad ng rheumatoid arthritis, mga psoriasis, panlaban sa mental depression, mental disorder, anxiety, mag-take kayo ng omega-3 fatty acid. Ito po, maganda po, sa napakahalaga po para magkaroon ka ng normal cell growth, hormone balance, nakakatulong sa menopause yung mag-sunshine vitamins ka. Magbilad ka sa araw kahit na 15 to 20 minutes sa umaga mula sa paglabas ng araw kahit na 15 minutes bawa between 6:30 to 6:45, gano'n, no? Malaking tulong po ito. Nire-recommenda po na mag-sunshine vitamins kayo, vitamin D, importante ito para sa kalusugan. At saka mag-take ka rin kayo na kung meron kang poor diet para mawala yung panghihina ng katawan mo, mag-take ka ng Super B Complex para yung blood glucose level mo sa katawan mabalanse. Kasi po ang Super B Complex, ito'y binubuo ito ng iba't ibang several vitamins para suportahan ng heart at nervous system mo. Ugaliin nyo po laging manood sa akin dito sa Facebook. Hanapin nyo po Pat Dubay sa Kalusugan. Sa akin namang YouTube channel, Rose Alfonso, i-click nyo yung subscribe para ma-notify kayo sa aking mga bagong video. Pati yung ating notification bell, yung kalembang, i-click nyo lang po, bukod sa subscribe, i-click nyo rin po yung bell para ma-notify kayo sa aking mga bagong video. Ngayon, dadako tayo sa ating food for thought na nais kong i-share sa inyo ang 1 Peter chapter 4 verse 12. Mga minamahal, huwag kayong magtaka tungkol sa mahigpit na pagsubok sa inyo na darating. So sabi, tayong anak ng Diyos, sabi, huwag daw tayong magtaka kung meron darating na pagsubok sa buhay po natin. Sabi sa 2 Corinthians chapter 4 verse 8 to 9, kabi-kabilaan ang mga paghihirap, ngunit hindi naman tayo nalulupig. Minsan, nababagabag tayo, pero hindi naman nawawala ng pag-asa. Dapat ganito yung espiritu ng isang Christian. Kabi-kabila ng paghihirap, kahit na naghihirap ka, hindi ka naman nalulupig. Nababagabag ka, pero hindi ka naman nawawala ng pag-asa. Merong umaaway sa'yo, umusig sa'yo, pero hindi ka naman pinababayaan ng Panginoon. Napapabagsak ka, pero hindi ka naman tuluyang napapatay. Yan po yung maganda. Alam mo, ang sabi po, maraming negative na nangyayari sa buhay natin. Minsan, biniblame natin ang Diyos, biniblame natin ang ibang tao, o kaya biniblame natin ang ating sarili. Kaya itong mga yan, dinadala natin yung mga baggage na yan. Alam mo, hindi ka mabubuhay ng isang victorious life pag lagi mong iniisip yung mga kabi-kabila ang pagsubok o kahirapan ng buhay. Tandaan po natin, there is a new beginning in front of you. Ang Diyos po ay magbibigay siya ng maraming opportunities sa mga negative thing na nangyayari sa buhay natin. Maaring ang business ay nasara, meron tayong financial problem, wag mo itong mga negative baggage na to, wag mong daladalahin, i-release mo to. Kaya sabi, right now, merong bagong big everyday, pagising mo sa umaga, ay opportunity dumarating. Merong kapayapaan, merong victory. Alam mo, anumang nangyari sa atin sa araw-araw, hindi surprise yan sa Diyos eh. Alam niya, darating yan.
Pero bawat disappointment sa buhay natin, merong beginning, may new beginning. Sa bawat merong failure, ay merong restoration na mangyayari. Kaya nga po, maaring hindi mo naunawaan bakit nangyayari sa iyo yan. Pero sabihin mo sa Panginoon, God, I don't understand, hindi ko naintindihan bakit mo pinahintulutan na mangyari sa akin itong ganitong pasakit. But I trust you. Subalit ako'y nagtitiwala sa iyo, Panginoon, na hindi mo ako pababayaan. Better is the end than the beginning. Maaring sa simula, naghihirap ka, pero titignan mo yung ending. Maaring nagsimula ka sa hirap, pero matatapos ka sa kaginhawaan. Better is the end, no? Maaring ngayon, maaring meron tayong pinagdadaanan na hirap ngayong crisis, financial disappointment, somebody broke your heart, o meron kang sakit, maraming namatayan ka, pero sabi ng Panginoon, something better is coming. Something better is coming. Tandaan nyo to, something better is coming. Yon. Kaya minsan sabi ng Panginoon, isipin mo lang, ipikit mo mata mo, parang kaharap mo ang Diyos, sabi sa iyo ng Diyos, anak, huwag kang mag-alala, I have a good plan for you. Just trust me. Kaya ngayon, sa ating panalangin, sa panalangin sa Diyos, mababago yan. Meron tayong bad report, pero merong good report ang Diyos sa atin. Ang long good report ng Diyos sa atin, something better is coming. Lagi mong sabihin, something better is coming. Something better is coming. Diba? Kaya tanggapin mo ito, sabi nga na, better is coming, joy is coming. Mari ngayon, nabigo tayo, kaya sabi po ni Paul, Philippians chapter 3 verse 13, mga kapatid, hindi ko pa inaaring inabot, datapat isang bagay na ginagawa ko, nililimot ko ang mga bagay sa likuran ko, tinutungo ko ang mga bagay na hinaharap. Nangyari na yung mga hirap, no? Nangyari na yan, pero isang principle na dapat nating matutuhan, sabing ganon, God is love. God is good. God is good. Sabi nga, lahat ng bagay, sabi natin, ang Diyos ay napakabuti dahil mahal niya tayo. Kaya sabi nga, kumbaga sa patay, ilibig mo na yan. Dapat merong another beginning, ang past as past na, something good ang mangyayari sa buhay natin, magkaroon ka ng pananampalataya sa Diyos, magtiwala tayo, merong something good will happen to us. Magandang gabi po, nawa po ang pagpapala, patubay ng Diyos, siya sumatin sa ating pagtulog sa gabing ito. At bukas, meron tayong new beginning, merong joy and happiness and peace na darating sa atin.